Ayan o, unang-unang napansin ko dito itong kanyang pipe. Nakadaing siya. Ang price nito is 45,000. Pipe pa lang yon. Ito, nagre-range to ng, ito lang ha, 120,000. Yan. Kung may alam kayo sa mga pandiin ng setup ng motor, siguro pwede nyo i-search sa Google para ma-verify nyo rin yung price niya kung magkano talaga siya inaabot. What is up mga repano, welcome back to my YouTube channel. Siyempre, it's me again, no? Alvin Moto Vlog. At kung bago ka pa lang sa channel ko, siyempre huwag mong kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. And also hit that notification bell para lagi kang updated sa mga lalabas na bagong videos ko. So for today's video mga repa, siyempre, dito na naman tayo ngayon sa medyo malayo-layong lugar, no? Andito tayo ngayon sa EDSA. Siyempre, sa naman nga ba tayo pupunta? At ano na naman nga ba yung pupuntahan natin? Simple lang mga repa, pupunta tayo ngayon ng Krami dito sa may San Juan. Ano nga ba yung dadayuhin natin dun? Siyempre nakahagilap na naman tayo ng motor na pangdiinan. At siyempre sa agandahang palad, pumayag yung may-ari ng motor na i-feature natin yung motor niya sa ating YouTube channel, no? Ito kasing taong to mahilig mangkolekta ng motor. Ang ganda ng collection motor, no? Nilalaban niya kasi ng mga motor show. So chine ko sa profile niya, nag background check ako sa kanya. Medyo marami yung alaga niyang motor. At lahat pang motor show, mga nakapangdiinan. At isa pang nalaman ko dito sa pupuntahan natin, dealer siya ng JRP. Ano nga ba yung JRP? So sa mga hindi pa po aware about sa JRP, konti lang naman yung alam ko about sa JRP. Pamilyar ako sa kanya sa flat seat, no? Kasi nakikita ko lagi sa mga group, sa mga page, looking for JRP flat seat and max version 2, ganitong motor, gahanap sila. JRP is a Thailand product. Meron din siyang mga RS8. Nakita ko rin, nag-i-speed tuner din si boss. So, medyo maganda-ganda yung magiging content natin ngayon, no? Hitting two birds in one stone. Mabibigyan ko na kayo ng idea kung paano idiin yung mga alaga nyong Aerox 2021. Alam naman natin na bagong labas lang si Aerox 2021, no? So, medyo hindi pa natin ganong kabisado kung ano yung mga parts na pwede ikabit sa kanya para idiin siya o papugiin. So dito, makakakuha tayo ng idea sa Aerox 2021 ni boss. At hindi lang yun. Sabi ko nga sa inyo, hitting two birds in one stone to. Bibigyan ko kayo ng idea about sa JRP product. Kasi medyo wala pa rin akong ganong alam dyan. Pareho tayong sabay matututo. Pareho tayong sabay magkakaroon ng info tungkol sa JRP. So medyo malapit na tayo, no? Nandito na tayo sa Bonnie Serrano. Ayan. Nalagpas na tayo ng EDSA. Ayun sa aking wish map, 780 meters. So hindi pa ako nakakapunta dun sa shop, no? First time kong makakarating doon ngayon. Na-meet ko lang si boss sa chat, refer lang din ni ano, no, ni Sir JR Robles ng Carbon Republic. So maraming salamat na naman kay boss JR Flores para sa pagbibigay sa atin ng magandang content na to. Okay, nakapasok na tayo ng San Juan. Lapit na tayo sa kanto ng 3rd West Krami. So hindi lang ako familiar kung nasan banda dito yung shop. Magtanong na lang tayo.
Wala nang ibang lilikuan eh, kundi kakaliwa eh. Wala mang, nandito lang yung shop. Okay. Okay, nandito na tayo. Nakita ko na yung JRP. Siguro ito na yung sinasa. Ito na nga, yung kay Sir Nathan. Nandito na tayo. So, ito siguro yung Aerox ni Sir Nathan na sinasabi niya sa atin. Wow. So, dito na nga talaga siguro, no? Okay. Hanap lang tayo magandang parking. Then, chat natin si Bus JR. Hanap lang tayo magandang pwesto, no? Shop din pala siya, actually, no? Sabi ko nga sa inyo, first time ko pumunta rito, so hindi ko pa ito gaanong kabisado. Hanap tayo magandang parking dito na lang siguro. So ayun mga repa, nandito na nga tayo ngayon sa Third West San Juan dito no, sa May Karami. Medyo busy kasi si Sir Nathan, marami siyang customer doon sa kanyang shop. So ako na lang ang magdi-discuss sa inyo o magpapakita sa inyo ng specs ng kanyang Aerox 2021. Ito pakita ko sa inyo, ayan. Gusto ko lang naman kayong bigyan ng idea about sa Aerox 2021 na pandiinang setup. So, sana makatulong sa inyo itong video na to kung meron kayong gustong gayahin sa setup nito. Okay lang naman yun, wala namang problema yun. So, start tayo mga repa, no? Ayan, no? Unang-unang napansin ko dito itong kanyang pipe. Nakadaing siya. Ang price nito is 45,000. Pipe pa lang yun. Yan, no? Then dito, yan, no? Ganda na setup niya, oh. Diba? Siyempre, pag tie, matik yan, naka-rim set. Ayan o. Oh. Diba? Ang brand ng rim na ginamit ni sir is, ano ba to? Arubera, yung brand niya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Tapos naka-BND hub siya o. Oh. Ayan, BND hub. Diba? Ganda. Then sa shock na ginamit niya, ano to, alam ko, Takigawa, ano siya eh, Japan brand siya yung shock na ginamit niya dito. Ayan o, oh. Ayan, ito naman yung harapan niya o, oh. Wow. Naka Brembo caliper. Ayan, ito yung sa huling video natin sa NMAX, alam niyo presyo nito, 2,000 yan, yung kaperasong yan lang. Diba? Ayan. Titame yung pro sya. Ayan o. Na white gold. Sa bolt. Ayan. Siyempre, ito. Ayan o. Sobrang pogi, diba?
Yan yung kanyang brake lever. Ayan o, kabilaan. Ito, nagre-range to ng, ito lang ha, 120k. Yan. Kung may alam kayo sa mga pandiin ng setup ng motor, siguro pwede nyo i-search sa Google para ma-verify nyo rin yung price nya kung magkano talaga siya inabot. Yan. Wow. Hi. Pogi. Kaya ito pang gilid nya is naka RS8 to. Ayan o. Siguro nagtataka kayo kung bakit butas-butas yung crankcase nya. Kasi required nya sa street bike category, normal yung design na ganyan na butas-butas, pati yung mga fairings makikita nyo sa iba mga sumasali, may mga butas yung fairings nila, pang street bike category yun. Yan o, wala na rin syang airbox, yan lang ginlagay sa kanya para sa exhaust ng kanyang hangin, diba? Ito naka stainless din, then yan o, naka JRP na rin o. Ito naman yung flat seat ni boss, ito yung unang version ng JRP. Kaya iba pa yung logo niya. 'Di ba? Yan yung unang version na pang Aerox. Alam ko sa market ngayon wala pang lumalabas na pang Aerox version 2 na JRP flat seat. So ngayon ikutan natin ng konti yung Aerox ni boss, no. Ayan. Para magkaroon kayo ng idea sa kanyang itsura. Ayan, no. 'Di ba? Napakaganda. Yan. So yun o mga repa, hindi naman ako ganun galing pagdating sa mga price and specs ng pyesa ng motor, lalo na sa mga ganitong kagandang motor. Gusto ko lang ipakita sa inyo para magkaroon kayo ng idea sa pagsiset up ng inyong motor o ng inyong Aerox 2021, no? So sana may natutunan natin, enjoy kayo dito sa video na to, nagkaroon kayo ng konting tips o idea sa pagdiin sa mga motor nyo. Salamat sa panonood. Alvin Moto Vlog, lagi nagpapaalala ng ride safe and peace out.